kayo masyadong magpapaniwala na sinasabi na nagbago na yung buhay ng isang tao na tinutulungan o fini-picture nila sa poverty porn dahil ang pinapakita lang ay yung pag-aabot ng pera at masaya yung mga taong yun. Ano? Hindi o ganun ang pagbabago ng buhay at inuutulang po kayo. Ayun, dito na naman tayo para bumati ng mapagpalang araw, gabi at umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga solid supporters. Welcome to my YouTube channel, Gilomags TV. Ngayon, ating sasagutin ang mga hamon ni Atty. Randolph Libayan sa mga fans ni Kuya Val Santos Matubang patungkol sa poverty porn at sa pagtulong sa mga tao. Sino nga ba daw talaga ang nakikinabang dito? Okay? Kapag bago ka pa lang sa aking YouTube channel, baka naman paki-like, share, comment, and subscribe my YouTube channel, Gilomags TV. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell at press all para ma-notify po kayo sa mga bago kong upload na video. Pagkatapos yung pagpindot yung bell, pindutin niyo po yung all. Ano lang akong isa-shout out? Sila ay mga kasamahan nating small YouTuber na nag-sponsor kay Kuya Val Santos Matubang. Shout out kay Gilomags TV. Sana masuportahan din kayo ng mga Kalingap viewers natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Please subscribe Gilomags TV. Sita po yung kanyang YouTube channel. Ulitin ko pong i-shout out Sir Gilbert Magura with YouTube channel Gilomags TV. Subscribe niyo po channel niya mga may. Ngayon, panoorin natin ang short clipping ni Atty. Randolph Libayan patungkol sa sino nga ba talaga ang nakikinabang sa mga pinapalabas na content. Panoorin natin guys. Yan, yung mga kabatas natin, tandaan natin sa social media, pinapakita lang kung ano ang gusto nyo makita. Kaya huwag kayong masyadong magpapaniwala na sinasabi na nagbago na yung buhay ng isang tao na tinutulungan o fini-picture nila sa poverty porn dahil ang pinapakita lang ay yung pag-aabot ng pera at masaya yung mga taong yun. Ano? Hindi ho ganun ang pagbabago ng buhay at inuutol lang po kayo. Ayun nga, ating sasagutin sa kanyang unang short clip si Atty. Libayan doon sa pinapakita nila na content ng mga vloggers na tumutulong at pinapakita lang daw nila ang pag-abot ng pera. Ano nga ba daw ang nabago sa kanila sa mga tinutulungan nila? Ito, Atty., ang sagot ko dyan. Alam mo, una sa lahat, tayo may kanya-kanyang content at pagtulong. Ngayon, dahil sa sinasabi mo na pinapakita lang ang mga vloggers, ang mga tinutulong nila sa pag-abot ng pera, dyan ka nagkakamali, Atty. Una sa lahat, hindi mo ba nakikita na hindi lang naman tayo nakakatulong about sa pera? Makikita mo naman sa physical na situation ng mga tinutulungan nila. Diba? Pinipigure yung video nila sa una pa lang. Kitang-kita mo na naman na mugmog sa kahirapan yung tao. Kaya nila pinapalabas yung video na yun para mapansin ng mga tao at maraming tumulong para mabago man lang ang kanilang buhay. Oh, nandun na tayo. Ang YouTube ay business. Pero sinasabi mo na sino nga ba ang nakikinabang? Ang nakikinabang dito ang mga tao dahil ang isang vlogger kapag gumawa ng content sa pagtulong, yung sinasahod niya sa YouTube, hindi lang naman sa isang tao ang nakapukusan na tutulungan ito. Marami. Marami ang pinupukusan na tinutulungan ito, Atty. Kaya huwag mong sabihin na sino nga ba talaga ang nakikinabang. Yung tono ng inyong pananalita ay parang pinupoint mo yung taong vlogger na siya talaga ang nakikinabang. Depende sa mga taong vloggers yan. Tulad ni Kuya Val Santos Matubang. Biruin mo yan, tumutulong siya. 80% ang sahod niya sa YouTube
ang binibigay niya, tinutulong niya, hindi lang sa isang tao na tinutulungan niya. Yung sahod niya ay napupunta sa mga tao, hindi lang sa isang tao na kinokontent niya ang napupuntahan ng pera o tulong. Maraming tao, kaya ang nakikinabang dito, mga taong mahihirap. Una pa lang, nakikita mo naman ang buhay ng isang tao bago binigyan ng content, mugmog sa kahirapan nito. Kaya wag mong sabihin na yung point kasi ng pananalita mo, parang tinutukoy mo na yung vlogger ang higit na nakikinabang. Nandun na tayo, tayo'y vlogger. Sabihin natin, business yan talaga ang pag-vlog, ang YouTube. Kaso, depende sa pagtulong ng tao yan. Kaya guys, panoorin natin yung second clip niya. Yan, sa mga fans videos ni Val Santos Matubang. Oo na, ako na yung Bobo, Bulbul, tsaka Tanga. Pero dahil inaakusahan nyo ako ng ganon, at matalino kayo, may gusto lang akong tanungin. Doon sa klase ng content na nilalabas nila, sino ba talaga ang mas makikinabang doon? Nagutin nyo lang, di ba? Kapag kaya nyo yun, bigit na ako sa inyo. Ito yung hamon ni Attorney Randolph Libayan sa mga fans ni Kuya Val Santos Matubang, na sabi niya, kung masagot daw natin yung tanong niya na sino ba talaga ang higit na nakikinabang sa mga pinapalabas na content. Attorney, simple lang ang sagot ko dyan. Ang nakikinabang buti ito ay mga tao. Hindi ko pinopoint ang isang tao lang na tinutulungan ni Kuya Val Santos Matubang. Dahil kapag tumulong si Kuya Val Santos is groups, hindi lang siya nakafocus sa isang tao. Kaya kapag nag-content siya, limbawa, si Vina, kinontent niya si Vina Morales mula ng kanyang pagkabugmok. Unang content niya pa lang yun. Ngayon, siyempre natural na pinapalabas mo yung videos para mapansin ng tao at maraming tumulong. Siyempre kapag mag-viral, natural kikita ka sa YouTube kasi sabi mo nga business ang YouTube. Siyempre, yung kita mo sa YouTube tulad ni Kuya Val Santos Matubang, hindi naman yung sahod niya sa YouTube, hindi lang naman nakapokus sa isang tao tulad ni Vina. Halimbawa, kinontent niya si Vina at pinalabas niya yung videos na yon. Ngayon, yung kinikita niya kay Vina, hindi lang napupunta lahat kay Vina. Ito ay overall na tinutulong niya. 80% nga eh. 80% nga ng kita ni Kuya Val Santos Matubang ay binibigay o tinutulong sa mga tao tulad ng pabahay. Sabihin natin na hindi man na buo yung pagpapatayo na ng bahay kasi may tulong din ng mga sponsor doon. Pero nandun na tayo, 80% ang nababawas sa sahod ni Kuya Val Santos Matubang para itulong lamang sa karamihan, sa mga taong mahihirap, hindi lang nakapokus sa isang tao. Yan lang ang sagot ko sa mga tanong mo na sino ba talaga ang higit na nakikinabang. Biruin mo, 20% lang sa sahod ni Kuya Val Santos Matubang ang natitira sa kanya. Sabihin natin na yung pagbiyahe-biyahe niya, gasolina niya pa lang, pagkain nila, kung tutusin, kulang pa yun. Kulang pa yun sa naiiwan sa kanya, sa pagod niya na umaakyat ng bundok, pumupunta sa malayong lugar para lamang makatulong. Kaya sana hintuan mo na ang pag-iintriga mo kay Kuya Val Santos Matubang. Tulungan na lang natin siya kaysa iintrigahin pa natin siya. Bakit? Bawal ba ang tumulong? Ayun lang, ang simple lang ng sagot ko dyan na Attorney Randolph Libayan. Ang higit na nakikinabang ay ang mga tao na tinutulungan ni Kuya Val Santos Matubang. Sa 80% na lumalabas sa kanyang sahod ay binibigay sa mga tao. Hindi lang sa tao na kinontent niya, na iisa. Yun lang.
Kaya sana naintindihan mo. At least, yun lang ang opinion ko sa tanong mo sa amin na mga fans ni Kuya Bal Santos Matubang o bilang Kalinga partner o sponsor. Kaya sana hintuan mo na yung pag-iintriga mo sa kanya. Tumulong na lang tayo. Kasi nandyan naman tayo na eh, ang YouTube business. Pero depende sa pagtulong sa mga tao. Kung lahat ng kinikita mo sa YouTube ay itutulong mo. Kaya hanggang dito na lang guys, talagang nahahigh blood ako sa mga pabanat pasimpleng banat ni Atty. Libayan. Magbibigay lang naman ako ng opinion sa iyo, Atty. Libayan. I-correct mo ako kung ako'y mali, pero yun lang ang sagot ko sa tanong mo sa amin ng mga fans. Kaya guys, hanggang dito na lang ang aking videos, reaction video patungkol sa tanong ni Atty. Libayan about sa sino nga ba daw ang higit na nakikinabang sa mga pinapalabas na content ng taong pinifeature. Kaya hanggang sa muli natin pagkikita guys. At huwag na rin kalimutan paki-subscribe si Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab. Kaya hanggang sumuli sa susunod na pagkikita. Bye-bye!